Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bi sunnatihi li yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is due to Allah. May his peace and blessings be upon his last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his companions, to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the day of judgment. Sa muli, mga mahal na nanonood at nakikinig, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Diyos, binabati ko kayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, nais ko lamang bigyan ng maikling pagpapaliwanag dahil ito ay maraming katanungan o nagbibigay kaguluhan sa ating mga kapwa-tao na hindi pa Muslim. Ang lagi nilang pinag-uusapan kung sino ba talaga yung mga Muslim na yan? So mga mahal na nakikinig at nanonood, ang mga Muslim, sila ay mga linikha ng alao ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So ang katunayan, hindi lamang ang mga tao na katulad natin ang itinuturing na Muslim, bagkus lahat ng mga nilikha ng tagapaglikha natin ng Panginoong Diyos. Maging ang araw, ito ay isang Muslim din sapagkat ito ay isa sa mga nilikha ng Allah at sumusunod sa likas na batas ng ating tagapaglikha. Dahil ang araw, pinasisikat ng Panginoon sa kanluran at pinasisikat sa silangan at pinalulubog sa kanluran. Maging ang hangin, ito ay maituturing na isa ring Muslim sapagkat walang sinuman na maaring pigilin niya ang ihip ng hangin kung ito ay mula norte papuntang south. Bagkus ang hangin ay isa sa mga nilikha din ng Panginoong Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Maging ang lahat ng mga propeta na isinugo ng Panginoon, silang lahat ay mga Muslim sapagkat silang lahat ay tuwirang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Kaya mga mahal na nanonood, huwag na huwag tayong magkamali sa pagbibigay desisyon na ang mga Muslim ay, kung halimbawa, ikaw ay isang Pilipino, na ang Muslim ay yaong mga taga Mindanao, o kaya sasabihin natin na ang mga Muslim ay yaong mga Arabo, o ang iba sasabihin ang mga Muslim ay yaong membro ng Abu Sayyaf, o kaya ay mga tauhan ni Bin Laden, o kaya ay membro ng ISIS na very trending sa kasalukuyan. So ulitin ko mga mahal na nanonood, ang mga Muslim ay ang mga nilikha ng Panginoon na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang mga Muslim, sila ang may kapanatagan sa kanilang sarili sapagkat hindi nila pinoproblema kung anuman ang nagaganap sa kanilang lahat. Ang katunayan, sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sa kanyang hadith, ang kahulugan, sabi niya, kahanga-hanga ang buhay ng isang Muslim. Lahat ng nangyayari sa kanya, mabuti at mayroon siyang gantimpala. At walang sino man ang magkakaroon ng ganyang gantimpala maliban sa siya ay Muslim. Dahil ang isang Muslim, sabi niya, kapag dumating sa kanya ang kaligayahan, ang kasaganaan, ang karangyaan, siya ay nagpapasalamat. At kung dumating naman sa kanya ang kalungkutan, ang kapighatian, ang problema o anumang pagsubok, siya ay nagtitiis. Ang ibig sabihin dito, mga mahal na nanonood, na ang mga Muslim, kapag nagkaroon sila ng kasaganaan, kaligayahan at karangyaan, unang-una, sila ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat alam nila na ito ay biyaya o ipinagkakatiwala sa kanila ng Panginoong Diyos. Kaya sa kanilang pagpapasalamat, sila ay magkakaroon ng gantimpala sa ating tagapaglikha. Subalit sa mga hindi Muslim, kapag dumating sa kanila ang karangyaan, kaligayahan, ang katotohanan, hindi nila naalaala ang Panginoon, bagkus ang maglalaro sa kanilang isipan na kaya nila tinatamasa ang mga ito dahil sa sila ay mahusay o kaya sa kanilang pagsisikap. Kaya papaano sila magkakaroon ng gantimpala? At ganun din, kung ang isang Muslim ay dumating sa kanya ang problema,
pagsubok, kapighatian, siya ay nagtitiis sapagkat alam niya na anuman ang nagaganap sa kanya, ito ay bahagi ng kanyang kadar o ang tinatawag na destiny o kapalaran. Kaya sa kanyang pagtitiis, siya ay magkakaroon rin ng gantimpala sa tagapaglikha. Subalit ang mga hindi mananampalataya o ang mga hindi Muslim, kapag dumating sa kanila ang problema, ang mga pagsubok, ang katunayan, sila ay nagwawala. Ang iba, maaring gagawa ng mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais upang maibsan ang sama ng kanilang loob. At ang katunayan pa ang iba, maaring sinisisi pa ang Diyos, magmumura. O kaya sasabihin, bakit sa akin pa ito pinangyari? Marami namang mas masama sa akin. Kaya uulitin ko mga mahal na nanonood, huwag na huwag nating isipin na ang mga Muslim ayaong gumagawa ng hindi ka nais-nais. At isang pakiusap, huwag na huwag nating husgahan ang Islam at ang mga Muslim sa ating mga naririnig na hindi magagandang balita. So kung may mga Muslim halimbawa na gumagawa ng hindi ka nais-nais, kanila itong magiging pananagutan sa Panginoon. Ang mahalaga sa lahat, buksan natin ang ating isip, ang ating puso. Tingnan natin ang Islam sa kung ano ang itinuturo ng Panginoong Diyos at ito ang ating tanggapin at ipamuhay dahil katotohanan. Ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, higit sa lahat ang tunay na tagumpay sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat sa muli. Wa akyo radawa na anilhamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all.